Magandang araw mga paps. Ngayon ibabahagi ko sa inyo yung isang technique na natutunan ko sa eksperto. Though ako hindi eksperto, kasi last 5 days nag-spray ako dito ng pamatay damo. So yung mga damo ay nagkulay dilaw na sila, pero makapal. O gaya nakikita dyan, makapal dito sa aking palayan. So ang gagawin natin, tutulungan natin na mahawan o kaya mabunot yung ibang damo para makarecover yung ating tanim. Mas mabilis na makarecover. Kasi yung pag-spray ng pandamo, tiyak naman na maapektuhan din konti yung ating pananim. Kaya tutulungan natin siya na makahinga. So ang gagawin natin, ito yung pinakabagong technique para mabunot kahit papano yung ibang damo na hindi masyadong maipit yung mga puno ng ating palay. So ganito lang gagawin natin. So ito mga paps, yung bagong technique, yung bagong teknolohiya na gagamitin natin para medyo nabubulok na yung puno ng mga damo. Kaso pagka hindi tuluyang nabunot yan, may tendency na mabubuhay pa rin sila. So kailangan at least kahit papano yung iba mabunot. Ito kasi paps, yung mga na-spray na natin 5 days after, ganito na siya. Kung titingnan natin, napakadaling bunutin na siya. Ayan, nabubunot. So, hahawan. Pag nabunot yan, lalabas ngayon yung puno ng palay. So, nandito yung puno ng palay. So, napakakapal yan. Yung mga damo dyan, kailangan matulungan nating makahinga yung ating palay. Tama. Ito ang sanga ng kawayan ang ating gagamitin. Hihilain natin. Parang kalaykay siya. Madadala niya kahit papano yung ibang namatay na na damo, kaya yung papatay na. So ganito lang gagawin natin. So ganyan pap, so yan. Tama mo, ang daming damo na nadala niya. O yan, yan yung mga nadala na damo. So ihilain natin to, itong buong ito, para mahawan naman, makahinga yung ating palay. Let's go! So ito mga paps, pagkumparahin natin yung ginawa natin. Etong bahaging ito, dinaanan na nung ating kawayan. So yung palay, yung mga puno ng palay, at least lumitaw na siya. Hindi na siya naiipit ng damo. So may chance na siya na makahinga, mas mabilis yung kanyang paglaki. Compare natin dito sa kabila, ito hindi pa nadaanan. Ayan. Yan yung nadaanan, kita na yung palay, lumabas na. Ito, hindi mo makikita talaga yung palay. Puro damo. Mas majority yung damo. So, dadaanan din natin to. Kasi medyo nalalanta na yung iba. Hindi man totally na matanggal yan, pero ma-flatten siya. Tapos tatayo yung palay. And that's all for today. Please don't forget to follow my page AgriBC and Felix Porillo. And my YouTube channel, mga kaibigan, subscribe po ninyo, AgriBC by Panocci. Maraming salamat and good day sa inyo lahat. Babush!